DSWD kakasuhan ang mga hindi kwalipikadong recipients ng ayudang 5 to 8,000 pesos mula sa gobyerno. Ngunit tinanggap pa rin ito. Ang buong detalye isusunod na. Nitong nakaraang linggo lang ay naumpisahan na ang pamamahagi ng ayudang 5 to 8,000 pesos depende sa minimum wage na natatanggap ng bawat lugar. Layunin nito na matugunan ang matinding kahirapang nararanasan ngayon sa buong bansa, lungsod ng umiiral ngayon na enhanced community quarantine na ipinatutupad ng pamahalaang Duterte. Subalit binahan ng samot-saring pambabatikos ang kawanin ng gobyerno dahil sa di umano'y hindi patas na pamamahagi nito. Naghinanakit di umano ang mga taong bayan sapagkat ani nila kung sino pa yung may mga kaya sa buhay at yung iba pa raw ay may mga kotse pa at negosyo ay sila pa di umano itong nabigyan ng tulong ayuda mula sa gobyerno na taliwas sa sinabi ng Pangulong Duterte na ito ay para sa pamilyang nawalan talaga ng hanap buhay at lubhang naapektuhan ng enhanced community quarantine. Ayon pa sa DSWD, ang datos daw na pinagkuhanan ng data ay mula pa noong 2015 na mas nagpadagdag ng hinanakit sa mga taong bayan. Nanggit din daw ng DSWD na masyadong maikli lang ang panahon para kumuha ulit ng datos sa kung sino lang talaga ang karapat-dapat na mabigyan ng naturang ayuda. Dahil dito, nagbabala ang Department of Social Welfare and Development or DSWD na kakasuhan ang mga taong kumuha ng emergency cash aid benefits kahit na alam nila sa sarili nila na di sila kwalipikado. Ayon pa kay DSWD Secretary Rolando Bautista, kapag na-validate na di talaga eligible na makatanggap ng cash subsidy ang individual, kailangan itong ibalik ang pera pero di pa rin ito absuelto sa kaso. Dagdag pa ng kalihim, di lang daw ang unqualified recipient ang sasagot sa kaso, pati na rin ang barangay officials pumayag na mabigyan sila. Sinabi pa ni Bautista na ipapaskil ang mga pangalan ng mga makakatanggap ng SAP benefits sa website ng DSWD. Ito ay matapos na iminungkahi ng Department of the Interior and Local Government or DILG na isa publiko ang pangalan ng cash aid beneficiaries. At dahil sa anunsyong ito ng DSWD, maraming mga netizen ang natuwa pagkat ani nila dapat lang daw talaga nakasuhan ang mga taong mukhang pera na kahit alam nila na hindi sila kwalipikado ay tinanggap pa rin nila ng buo ang cash assistance. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe and mag-comments down below. Muli po, Yo Palermo.